Umuwi si Julia ng Pinas upang magpakasal sa kanyang longtime boyfriend. Ngunit tatlong araw bago ang kasal ay natuklasan ng dalaga na may ibang babaeng nabuntis ang kanyang kasintahan. Sa sama ng loob, nagpunta ito ng bar at naglasing. Nagising na lamang ito sa isang napakagandang kwarto na may katabing lalaki na hindi niya kilala. Nang laki ang kanyang mga mata, noong mapagtantong pareho sila ng lalaki na walang saplot ang buong katawan. I hope you don't mind if I say that I love you. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakagandang love story ni Julia at Alexander mula sa panulat ni Catherine Villanueva na may pamagat na Unfinished Business. Bes, buo na ba talaga ang pasya mong pakasalan si Fernan? Tanong ni Rose. Bakit? May problema ba sa kanya? Nagtatakang tanong ni Julia. Payong kapatid lamang ito ha. Alam mo namang mahal kita, hindi ba? Baka naman pwede mong pag-isipan muna ng maigiyan. O siya, i-off ko na muna itong aking tawag. Magluluto pa ako, parating na ang aking asawa. Mag-ingat ka dyan ha. Salamat. Ikaw din ha, alagaan mo si baby dyan sa tiyan mo. See you soon. Masayang paalam ni Julia. Iba ang kutob ng dalaga sa sinabi ng kaibigang si Rose. Inaamin niya na nitong mga nakaraang buwan ay madalang siyang tawagan ni Fernan. Palagi itong busy at kung magkausap man sila ay palagi itong galit. Ngunit iniintindi na lamang ng dalaga ang kasintahan. Baka nga pagod ito dahil mas nadadagdagan ang responsibilidad nito mula nang mapromote ito sa trabaho. Pagkalipas ng isang buwan, ay nakauwi na si Julia ng Pinas upang pakasalan ang kanyang longtime boyfriend na si Fernan. Ngunit, isang araw, habang abala si Julia sa pamimili ng cake para sa kasal nila ni Fernan, ay biglang may isang babaeng bumangga sa kanya. Mukhang sinadya dahil napatihaya ang dalaga sa sahig sa lakas ng pagkabangga sa kanya ng babae. At noong napatingin si Julia sa babaeng bumangga sa kanya, ay nakita nito na buntis ang babae at mukhang ito pa ang galit sa kanya. Haharang-harang ka kasi, sabi ng babae. Lumingon si Julia sa kinaroroonan ni Fernan, hoping na tutulungan siya nitong tumayo, ngunit hindi makagalaw si Fernan, tila natuka ito ng ahas. Babe, what are you doing here? Malanding tono ng babae. Nang laki ang mga mata ni Julia noong marinig ang tanong ng babaeng iyon kay Fernan. Biglang napatayo ang dalaga mula sa pagkatihaya. Claire? Gulat na sambit ni Fernan. Akala ko ba hindi mo ako sasamahan sa pamimili ng mga gamit ng baby natin? Sabi mo, busy ka sa trabaho. Ano ang ginagawa mo dito sa pantry shop? Mataray na tanong ng babae. Claire, mag-usap tayo mamaya. Umalis ka na muna. Tarantang sabi ni Fernan sabay tingin kay Julia na mabilis na kalapit sa kanila. Napakuyom naman ng kamao si Julia sa kanyang narinig, ngunit mas pinili nitong pakalmahin ang kanyang sarili. Nais niya ngang sabunutan ang babae sa pinagsasabi nito sa kanyang kasintahan, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil buntis ang babae at ayaw niyang madamay si baby. Wait babe, sorry na. Oo nga pala, nakabili na ako ng mga ibang kagamitan ni baby natin. At saka, yung mga napamili natin noong isang araw, andoon na sa bahay natin. Ngising aso na sabi ni Claire. Hindi na nakapagpigil si Fernan kaya hinila nito si Claire palabas ng bake shop.
Enough, okay? Mag-usap tayo mamaya. Umuwi ka na muna. Nagpara na ng taxi si Fernan at pinasakay na kaagad si Claire. Kitang-kita ni Julia ang pagkataranta ng kanyang kasintahan. Nakatitig lamang si Julia kay Fernan noong bumalik ito sa loob ng bake shop. Love, let me explain. Sabi ni Fernan, agad itong sinampal ni Julia at dali-dali nang lumabas ng bake shop. Julia, wait. Magpapaliwanag ako, love. Please, pakinggan mo naman ako. Hinabol ni Fernan si Julia at hinawakan ang kamay nito. Ngunit agad namang inalayo ng dalaga ang kanyang kamay. Wala ka nang kailangan ipaliwanag sa akin, Fernan. Dahil mangluloko ka, pinaglaruan mo ako ng sobra-sobra. Wika ng dalaga habang pigil na dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Please, Julia, hayaan mo ako magpaliwanag. Wala lang yun. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Wala? Wala? Anong wala, Fernan? Nahihibang ka na ba? Buntis yung babae at ikaw ang ama. Tapos, sasabihin mo ngayon sa akin na wala lang yun? Magpakalalaki ka nga, Fernan! Sigaw ni Julia. Julia, ikaw ang mahal ko at pagkakamali lang yun, hindi ko sinadya mabuntis ang babaeng iyon. Dahil sa sinabing iyon ni Fernan, ay mag-asawang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Hindi sinadya. Pagkakamali. Nahihibang ka na talaga, Fernan. Kung may pagkakamali man yun dito, iyon ay minahal kita at nagpakatanga ako sa'yo. Alam mo, tama nga ang hinala ko. Tama nga na may ginagawa ka nito habang nasa malayo ako. At ngayon, ito nga, lumabas na. May balak ka pa talagang itago sa akin ito, ha? Naiiyak na sinabi ni Julia. May balak naman talaga akong sabihin sa iyo, kaso naghanap lang talaga ako ng pagkakataon. Pagkakataon, Fernan? Pagkakataon talaga? Kailan ang tamang panahon? Kailan ang tamang pagkakataon, Fernan? Kapag nagkasal na tayo, kung manganak na ang babae mo, naluhoko mo na nga ako ng sobra-sobra. Gagawin mo pa talaga akong tanga, yun ba? Ang tamang panahon na inaantay mo, ha, Fernan? Hindi. Julia, hindi. Makinig ka. Tumigil ka. Dahil kahit kailan, hinding-hindi na ako makikinig pa sa sasabihin mo, Fernan. Klarong-klaro na naama ka na ngayon. Mas mabuti pa, pakasalan mo na ang ina ng anak mo. Maghihiwalay na tayo. Pero Julia, mahal kita. Mahal? Pinapatawang ba ako? Kung mahal mo ako, hindi mo ito magagawa sa akin. Tapos na tayo, Fernan. Wala nang kasal na magaganap. Iyon lamang ang sinabi ng dalaga at pumara na ito ng taxi at umalis na sa lugar na iyon. Maya-maya pa ay naisipan ng dalaga na tawagan si Rose habang nasa loob siya ng sasakyan. Hello, Rose? Julia, malungkot ka ba? Anong nangyari? Umiiyak ka ba? Rose, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag sa'yo. Pwede ba ako magpunta dyan para madalaw na rin kita at makita ko naman yung tiyan mo kung gaano nakalaki yung baby na magiging inaanak ko? Ay, oo naman, ikaw pa. Sige, punta ka na dito. Alam mo bang, miss na talaga kita. Ikaw ha, gusto ko nga sanang magtampo sa'yo pero hindi na lang. Kasi tumawag ka na. Sige na, mag-aantay ako sa'yo ha. Bilisan mo.
Pilit na pinapasigla ni Rose ang kanyang tinig sapagkat alam at nararamdaman nito ang lungkot ng kanyang kaibigan. Habang papunta sa tahanan ni Rose, ay umiyak ng umiyak lamang itong si Julia dahil hindi niya lubos maisip kung bakit nagagawa ito sa kanya ni Fernan. Akala niya ay okay na ang lahat dahil ikakasal na sila. Ang akala niya rin, wala nang magiging problema. Masakit para sa kanya ang ginawa ng kasintahan at hindi niya ito matanggap. Ngunit wala na siyang magagawa dahil buntis ang babae at kailangan nito ang ama na susuporta sa kanyang mag-ina. Noong marating ni Julia ang bahay ni Rose, yumakap kaagad ito sa kaibigan at lalong napahagulgol ng iyak. "Hoy, ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit ka ba kasi umiiyak?" Tanong ni Rose, sabay pinaupo ang kaibigan sa silya at pinigyan pa ito ng tubig. Ikinuwento ni Julia ang lahat na nangyari sa kanila ni Fernan. "Sabi ko na nga ba masama talaga ang kutob ko sa Fernan na iyon, kita mo. At niloko ka nga talaga kahit na ikakasal na kayo. Walang hiyang lalaking iyon." Galit na tinuran ni Rose. "Ang sakit. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa akin." "Shhh, tama na. Alam kong magsisisi yan si Fernan sa ginawa niya sa'yo. Wala siyang karapatan na saktan ka ng ganito. Mabuti na nga lamang at nalaman mo kaagad at hindi pa kayo na ikasal." Sabi ni Rose sabay yakap sa kanyang kaibigan. Hindi matapos-tapos ang pag-ring ng cellphone ni Julia sa kakatawag at text ni Fernan. Ngunit hindi na ito kayang kausapin pa ng dalaga kaya itinapon niya ang kanyang SIM card at bumili na lamang ito ng bago. Kinabukasan, nagpaalam muna si Julia kay Rose na maglakad-lakad upang aliwin ang sarili bago bumalik sa Davao. Bagamat nag-alala si Rose, subalit hinayaan na lamang niya muna ang kaibigan sa nais nitong gawin. May tiwala naman siya kay Julia na hindi nito sisirain ang sarili dahil lamang sa isang lalaki. Maya-maya pa, naisipan ni Julia na magpunta sa isang bar para makalimutan ang sakit na dulot ni Fernan. Maingay sa loob ng bar, may mga nagsasayawan, mga magbabarkadang nag-iinuman at hindi rin naman maipagkaila na may mga mabigating personalidad sa loob ng bar na iyon. Dumiretso si Julia sa counter upang mag-order ng kanyang maiinom. "Pakibigyan niyo nga po ako, yung pinakamatapang, please," sabi ni Julia. "Sure po kayo, ma'am?" Paniniguradong tanong ng bartender. "Yes, 100% alcohol drink, yung nakakalasing talaga," tugon ng dalaga. "Okay, right away, ma'am." Habang inaantay ni Julia ang kanyang drinks, ay inaaliw niya na muna ang kanyang mga mata sa mga nagsasayawan sa paligid. Yung iba pa nga ay sobrang wild na at naghahalikan pa. "Here's your drink, ma'am. Enjoy," sabi ng bartender sabay bigay ng inumin. Unang tungga pa lamang ng dalaga ay umasim na ang kanyang mukha dahil sa sobrang pangit ng lasa ng inuming ibinigay sa kanya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakatikim si Julia ng alak dahil kapag may okasyon ang kumpanya ng kanyang pinagtatrabahuan sa abroad ay nag-iinuman din naman sila ng kanyang mga katrabaho. Ngunit iba ang dating ng alak sa kanya ngayon. Maya-maya pa ay napansin ng dalaga ang isang lalaking nakatitig sa kanya. Isang lalaking matipuno, mistiso, gwapo at masasabi mong may perpektong pangangatawan. "Ay nako, pareho lang kayong lahat ng mga lalaki. Mga mangluloko kayong lahat." Bulong ni Julia sa kanyang sarili sabay tungga muli ng kanyang inumin.
Kahit pangit ang lasa ay inubos niya pa rin ang inuming ito. Nakaramdam na siya ng kaunting pagkahilo ngunit nag-order ulit ito ng tequila. Hi miss. Bati ng lalaking naninigarilyo na lumapit sa kanya at umupo ito sa bakanting upuan na nasa tabi ng dalaga. Hello. Tugon ni Julia. May kasama ka? Tanong ng lalaki. Bakit? May nakita ka ba? Pabalang na tugon ni Julia, saka tinungga nito ang tequila. Wow, ang siga mo namang uminom. May pinagdadaanan ka ano. Kaya pinakamatapang na inumin ang ino-order mo. Natatawang pang-aasar ng lalaki. Well, I think this is none of your business. Nakaikot ang mga eyeballs na tugon ni Julia. Napakasuplada mo naman, tara na nga. Sayaw na lamang tayo doon sa gitna. Aya ng lalaki. No thanks. Matipid na tugon ni Julia. Sige na, para naman hindi ka na maboring dito. Party, party, let's go! Pagpupumilit ng lalaki. Okay, total, ito na rin naman talaga ang pinunta ko dito. Yung magpakasaya para makalimutan ko ang lahat ng mga sakit na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. At dahil lasing na nga si Julia ay wala na siyang pakialam sa kanyang paligid. Ang tanging naisip niya lamang ay dapat siyang maging masaya sa gabing iyon. Kasayaw niya ang lalaking kumausap sa kanya kanina. Hinahawakan siya nito sa bewang at akma nang hahalikan ang dalaga nang biglang may lalaking humatak sa kamay ni Julia palayo sa lalaking kasayaw. Ano ba ang problema mo, tol? Hindi mo ba nakita na magkasayaw kami ng babaeng ito? Huwag kang ang bastos dyan. Sigaw na sabi ng lalaki. Ang lalaking humawak sa kamay ni Julia ay ang lalaking nakatitig sa kanya simula kanina pa lamang. Hindi naman sumagot ang lalaki. Come on, dude. Sino ka ba? Boyfriend ka ba niya? Hindi naman, hindi ba? Respeto naman, tol. Kitang may kasama yung tao. Muling sabi ng lalaki na halatang napikon na ito. Stay away from my sight. Tanging sagot ng lalaki. Ano? At ikaw pa ang may ganang magpalaya sa akin, ha? Akmang susugurin ng nito ang lalaki nang pigilan siya ng kanyang kasama. Pre, tama na. Mapapasubo tayo sa gulo nito eh. Pigil ng kanyang kaibigan. Wala akong pakialam. Tuturuan ko lamang ng leksyon ang taong ito. Matapang na sabi ng lalaki. Wag na kasi. Hindi mo ba siya kilala? Siya si Sander. Kaya wag kang magsimula ng gulo dito. Bulong sa kanyang kaibigan at hinatak na palayo ang lalaking siga. Si Julia ay wala nang alam sa paligid dahil sobra na ang kalasingan nito. Nakahawak lamang ito sa braso ni Sander. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Hindi mo ako pwedeng ihatid dahil ayoko na sa lalaking iyon. Mangluloko siya. Malapit na kaming ikasal ngunit ng babae. At alam mo ba? Nabuntis niya ang kasamahan niya sa trabaho. Samantalang ako, nagpapakahirap na nagtatrabaho sa ibang bansa. Niloko niya ako. Sinaktan niya ako. Ginawa niya akong tanga. Lasing ka na. Saan ba kita iuuwi? Saan kita ihahatid? Hindi. Hindi. Wala nga akong bahay. Wala akong uuwian. Ayokong umuwi doon sa lalaking manglulokong iyon. Napasapo na lamang si Alexander sa kanyang noo. Naisip niya kung bakit niya pa nilapitan ang babaeng ito. Kanina niya pa kasi pinagmamasdan si Julia. Nag-iisa, mukhang malungkot kaya nakakasiguro siyang may pinagdadaanan ito.
May kaibigan ka ba na pwede kong tawagan? Ano ang number? Saan ang cellphone mo? Tanong ulit ni Sander. Wala. Wala akong cellphone na dala. Iniwan ko dahil ayokong maistorbo ako sa kasiyahan ko ngayong gabi. Dahil sa tugon na iyon ni Julia, napahilot na lamang si Alexander sa kanyang sintido. Okay then, I will take you to my condo. Dahil wala nang lakas si Julia na maglakad at talagang nahihilo ito dahil nga sa tama ng alak na kanyang nainom. Kaya naman walang nagawa si Alexander kung hindi buhatin ang dalaga palabas sa bar na parabang isang bride. Nakahawak naman si Julia sa liig ng binata at bigla niyang itong naamoy. Ay, ang bango mo naman. Ano ang perfume mong gamit? Tanong ng dalaga kahit nakapikit ito. Manahimik ka na lang, miss. Noong marating ng dalawa ang parking lot, hirap na binuksan ni Sander ang kanyang kotse. Ipinasok niya si Julia sa passenger at nilagyan ng seatbelt at nagmamadali na itong pinaandar ang kanyang sasakyan. I will ask you again, saan ka nakatira para maihatid na kita? Muling tanong ni Sander, ngunit noong napatingin siya sa dalaga ay naghihilik na pala ito. Napakunot ng noo si Alexander noong mapatingin ito sa dalaga dahil naghihilik na ito. Buhat-buhat muli ni Alexander ang natutulog na dalaga mula sa sasakyan sa elevator hanggang sa makapasok ito sa kanyang kondo. Maingat niyang ibinaba ang dalaga sa kama. Bumuntong hininga ito habang pinagmamasdan ang lasing na dalaga. Perwesyo naman ito. Napangiting asong bulong ni Sander sa kanyang sarili. Pagkatapos titigan ang dalaga, nagtanggal ng coat ang binata sabay pasok sa banyo para mag-shower. Pagkalabas niya ng shower ay muling pinagmasdan ang natutulog pa ring dalaga. Maya-maya pa'y tinanggal nito ang sapatos ni Julia. Nagulat si Sander noong pahakbang na siya nang biglang hawakan ng dalaga ang kanyang kamay, kaya napalingon siya sa dalaga. Napakunot ng noo ang binata noong napansing may sinasabi si Julia, ngunit hindi niya naman maintindihan, kaya inilapit niya ang kanyang tainga sa bibig ng dalaga, nang biglang gumalaw ang ulo nito dahilan upang maglapat ang kanilang mga labi. Akma nang tatayo si Sander nang biglang hawakan ng dalaga ang mukha ng binata at idiniin ang mga labi nito sa mga labi ni Sander. Dahil nga nakainom rin si Sander ay hindi na nito napigilan ang kanyang sarili para hindi mag-init sa mga halik na iyon na ibinigay ni Julia. Hanggang sa tuluyan nang maangkin ni Sander ang pagkababae ng dalaga. Kinabukasan, gumising si Julia nang masakit ang kanyang ulo at medyo masakit din ang katawan nito, lalo na ang sensitibong parte ng bahagi ng kanyang katawan. Alam niyang uminom lamang siya kagabi at nagsasayaw. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagulat siya hindi pamilyang paligid ang kanyang nasaksihan. At mas lalo pa itong nagulat nang mapansin niya ang lalaking natutulog sa kanyang tabi at pansin din niya ang kanyang sarili na wala itong saplot sa katawan. Oh my gosh! Anong kalukuhan ang ginawa ko kagabi? Gulat na tanong ni Julia sa kanyang sarili. Kahit na masakit ang kanyang katawan ay dali-dali siyang bumangon at nagbihis habang hindi pa gumigising ang lalaki. Pinulot niya kaagad ang kanyang mga gamit na nakakalat sa sahig. Nung matapos siyang magbihis, muli niyang sinulyapan ang lalaki bago siya tuluyang lumabas sa kwartong iyon. Agad siyang sumakay sa elevator. Mabuti na lamang at may taksing nakatambay malapit sa kondo kaya mabilis siyang nakaalis sa kondominium iyon pabalik sa tahanan ni Rose. Hoy babae, saan ka ba kasi nanggaling? Sobrang nag-alala ako sa iyo kagabi ah. Tsaka bakit mo iniwan itong cellphone mo dito? Nag-alalang sa lubong ni Rose sa kanyang kaibigan.
Sa isang bar lang naman, umiinom lang saglit. Pangangatwera ni Julia. Talaga? Saglit? Iinabot ka nga ng umaga eh. Ano bang nangyari at hindi ka nakauwi kagabi? At saka, nasaan ka nakatulog? Pati ako, hindi nakatulog sa'yo ha. Nag-alala ko, akala ko kinidnap ka na eh. Nagpunta lang ako ng bar, uminom saglit. Nakangising sabi ni Julia. Saglit? Iinabot ka nga ng umaga, hindi ba? Ano ba kasi ang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nakauwi kagabi? Rose, pasensya ka na talaga kung pinag-alala kita. Noon kasing pa-uwi na ako, hindi inasahan nagkita kami ng isa ko pang kaibigan. Dinala niya ako sa kanila, napasarap ng kwentuhan at nakalimutan namin na malalim na pala ang gabi. Hindi na ako pinayagang umalis kahit nga malalim na ang gabi kaya doon na ako pinatulog. Pagsisinungaling ni Julia, wala siyang balak sabihin sa kaibigan ang totoong nangyari sa kanya. Kaibigan? Sino ba ang kaibigang iyan, babae ba? Huwag mo talagang sabihin sa akin na lalaki yan. Julia naman, matuto ka. Sabi ni Rose. Ikaw naman, siyempre, babae yung kaibigan ko. Alam mo naman na hindi ako basta-basta sumasama sa ibang lalaki, hindi ba? Nakayukong tugon ng dalaga. O siya, talaga ba ngayon ang uwi mo ng Davao? Malungkot na tanong ni Rose. Oo eh, kailangan kong lumayo dito. Kailangan kong lumayo kay Fernan. Paniguradong hahabulin niya ako. Hindi niya ako titigilan at saka kailangan ko na rin makita ang aking pamilya. Talaga bang ayaw mo nang pakinggan ang paliwanag sa'yo ni Fernan? Para saan pa? Wala naman dapat ipaliwanag kasi klaro naliloko niya ako. Tsaka buntis na nga yung babae. Magkakaanak na nga sila. Kaya ako na ang lalayo. Mas mabuti nang andyan si Fernan sa kanyang mag-ina. At alam kong mahal siya nung babae kaya kahit masakit, magpapaubaya ako. Niyakap ni Rose at hinagod ang likod ng kanyang kaibigan. O sige, basta. Alam mo andito lang kami nagmamahal sa'yo ha. Kaya mo yan. Alam kong matatag kang babae. Hinatid ni Rose at ng kanyang asawa si Julia sa airport. Bes, alam mo, mamimiss talaga kita. Alam mo, nanghihinayang ako dahil kaunting panahon lamang ang pagsasama nating muli. Pero magkikita pa rin tayo. Mamimiss kita. Pasensya ka na, Rose. Hayaan mo. Babawi rin ako sa'yo. At babalik din naman ako dito kapag nanganak ka na para makita ang aking inaanak. At ikaw, Dave, huwag na huwag mong lokohin itong kaibigan ko, ha? Ingatan mo siya at baka mamahalin mo silang dalawa ng anak ninyo. Humanda ka talaga sa akin kapag niloko mo siya. Banta ni Julia sa asawa ni Rose. Huwag kang mag-alala, Jules. Hinding-hindi ko sasaktan itong kaibigan mo at saka mahal na mahal ko silang dalawa ng anak ko. Nakangiting tugon ni Dave. O siya, sige na. Maraming salamat sa inyong paghatid ha. Mag-ingat kayong dalawa. Mamimiss ko kayo, lalong-lalo na si Rose. Pagpapaalam ni Julia. Muling niyakap ni Julia ang mag-asawa. Pagkatapos ay kumaway ito sa dalawa bago tuluyang naglakad papasok sa airport. Habang nakasakay ng eroplano, hindi niya maiwasang maluha sa kanyang sinapit. Matagal din ang naging relasyon nilang dalawa ni Fernan at sa isang kisap mata lamang ay nagtapos ng ganun na lamang. Ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata upang pigilin ang pagdaloy ng mga luha. At noong narating na ni Julia ang kanilang tahanan, ikinuwento nito sa kanyang pamilya ang ginawa ni Fernan. Galit na galit ang ama nito at nagbantang sugurin ang binata sa Maynila, ngunit pinigilan ito ni Julia kasi ayaw niya na ng gulo pa. Tatay, huwag na po, ayoko na rin talaga magpakasal doon sa taong iyon. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Nais ko nang wakasan ang lahat ng koneksyon kay Fernan.
sabi ni Julia. Pagkalipas ng 2 buwan, habang kumakain sila kasabay ng kanyang pamilya, ay bigla na lamang nakaramdam ang dalaga ng pagsusuka. Kaya agad naman siyang nagtungo sa banyo, nagtaka naman ang kanyang ama at ang ina naman nito ay napakunot na nakasunod sa kanya sa banyo. Anak, ano ba ang nangyari? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Wala po ito, nanay. Medyo hindi ko lang po gusto yung amoy ng ulam natin. Bakit naman? Hindi ba paborito mo yung pinakbit? Nagtatakang tanong ng ginang. Pero iba po talaga ang amoy ngayon, inay eh. Hindi ko gusto. Anak, magtapat ka sa akin. May napapansin ako sa iyo nitong mga nakang araw. Matamlay ka at hindi masyadong kumakain. Buntis ka ba? Po? Inay, bakit naman po ako mabubuntis? Iwala naman pong nangyari sa amin ni Fernan. Pero Julia, hindi nga normal yung nangyayari sa'yo. Ilang buwan ka na ba hindi dinatnan? Kailan ang huling dalaw mo? Tarantang tanong ng ina. Napatitig si Julia sa ginang. Napaisip at totoo ngang 2 buwan na itong hindi dinatnan. Inay, pwede po ba mamaya na lamang tayo mag-usap? Aalis po muna ako saglit. Umalis ang dalaga upang bumili ng pregnancy test upang masigurado ang kanyang iniisip. Nanginig ang buong katawan ng dalaga noong makita ang 2 pulang linya at bigla itong napaupo noong maalala ang gabing lasing siya at nagisna niyang may katabi siyang lalaki sa kama at pareho silang walang saplot. Inay, noong natuklasan ko po kasi na nagtataksil sa akin si Fernan, ay nagpunta po ako sa isang bar. Nalasing po ako. Pagising ko po, may katabi akong lalaki sa kwarto. Hindi ko po kilala. Umiiyak na pagtatapat ni Julia. Imbis na magalit, ay niyakap ito ng kanyang mga magulang. Anak, huminahon ka. Makakasama sa bata kapag malungkot ang nanay. Andiyan na yan, kaya pagtulungan na lamang natin mapalakihan ng mabuti at maayos. Kalmadong saad ng ama ni Julia. Sinikap ng kanyang pamilya na laging masaya ang pagdadalang tao ng dalaga. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Julia at nagsilang ito ng isang napakagandang batang babae. Malusog at safe niyang iniluwal ang bata. Pinangalanan niya itong July Alexandra. July dahil July itong ipinanganak at ang Alexandra ay ito talaga ang pangarap niyang pangalan kapag nagkaanak siya ng babae. Masayang masaya ang buong pamilya sa pagdating ni baby Alex. At ang mga magulang ni Julia ang nag-aalaga sa baby kapag nasa trabaho si Julia. Dahil nagtatrabaho si Julia bilang call center agent para may panggastos sa kanyang anak. Naging masaya naman ang kanilang pamumuhay kasama ang kanyang pamilya at ang napakagandang anak nito. Mabilis na lumipas ang panahon. Nagulat na lamang sila nang marunong na palang magsalita ang baby. Inay, paano po kaya ang gagawin ko kapag biglang naghanap ng papay ang anak ko? Maluha-luhang tanong ni Julia. Ang laki naman ng problema mo, anak. Madali lang yan. Mas mainam na magsabi ka sa kanya ng totoo. Naging maayos ang pamumuhay ng mag-anak. Ni hindi nga tumanggap si Julia nang nais mangligaw sa kanya. Isang araw. Nay, Tay, lumalaki na po si baby Alex. Lumalaki na rin po ang kanyang pangangailangan. Total naman po may pinag-aralan ako. Nais ko pong gamitin. Yun nga lamang po, nais kong magpa-Maynila at doon ako mamasukan. Mas malaki rin po kasi ang saho doon. Pag-isipan mo muna ng mabuti yan, anak. Baka nabigla ka lang, kaya naman natin. Nagtutulungan naman tayo. Sa palagay ko naman ay hindi pa tayo kinakapos at hindi naman tayo kinukulang kapag may pangangailangan.
Salamat po, tatay. Pero matagal ko na po talaga itong napag-isipan. Para rin po ito sa ating lahat, tatay. Anak, talaga bang luluwas ka na ng Maynila? Hindi ka na ba talaga magpapapigil? Maluha-luhang tanong ng ina noong makitang nag-iimpake na ang dalaga. Nay, huwag ka na pong umiyak. Kailangan po muna natin magtiis-tiis sa ngayon para po umayos ang buhay natin at siyempre ang magiging kinabukasan ng aking anak. Wika ni Julia sa bayakap ng pagkahigpit-higpit sa kanyang napakabait na ina. Maraming salamat, anak. Ang dami mo ng sakripisyo para sa pamilyang ito. Maraming salamat talaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binayayaan ako ng napakaganda at napakabuting anak. Pero okay lang ba talaga sa'yo na bumalik ka ng Maynila? Baka magkita kayo doon ni Fernan at... Nanay, huwag ka pong mag-alala sa akin. Okay na po ako. Nakalimutan ko na po ang taong iyon. Ang anak ko po ngayon ang pinaka-importante sa akin. At syempre, kayo rin po. Malambing na tugon ni Julia. O siya, basta, palagi kang mag-ingat doon ha. At huwag mong pabayaan ang sarili mo. Huwag kang magpapagod sa trabaho at huwag kang mag-alala sa anak mo. Basta tumawag ka kapag nahihirapan ka doon, umuwi ka kaagad dito, okay? Habilin ng ina. Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala. Para sa anak ko, hinding-hindi pa ako mapapagod. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina, ay ang anak naman ni Julia ang kanyang binalingan. Anak, napakahirap para kay mama na maiwan ka dito. Napakasakit sa puso ko na mapalayo sa'yo. Patawarin mo ako, anak ko. Kung kailangan magtrabaho muna ni mama sa malayo, ha? Pero babalik naman ako. Ibibili kita ng maraming toys. Magpakabait ka dito, ha? Huwag kang makulit, kinalolo at lola mo. Huwag ka rin matigas ang ulo. Pangako sa'yo, anak, kapag nakaluwag-luwag na tayo, ipapasyal kita sa mga magagandang lugar doon sa Maynila. Mamimiss kita ng sobra-sobra, anak ko. Mahal na mahal kita. Lumuluhang bulong ni Julia sa kanyang natutulog na anak. Tulog pa rin si Baby Alex nang umalis si Julia. Kaya mo to, Julia. Laban lang para sa future ng anak mo. Bulong nito sa kanyang sarili. Si Rose at asawa nito ang sumundo kay Julia kasama ang kanilang 3 taong gulang na anak. Julia, namiss kita ng sobra. Masiglang bati ni Rose pagkakita nito sa kaibigan sa bayakap ng pagkahigpit-higpit. Alam mo, Rose, na-miss din kita. Kamusta ka na? Aba, sumisiksi tayo ngayon, ah. Masigla ring bati ni Rose. Abay, siyempre, alaga kaya ako ni Dave. At saka ikaw, ha, tumataba ng kaunti. May nag-aalaga na ba sa'yo? Ay, ikaw, ha? Sino ang lalaking iyan? Bakit wala kang naikikwento sa akin? Kunwang pagtatampo na sabi ni Rose. Naku, ikaw talaga. Wala, ah. Wala pa akong panahon sa ganyan at saka hindi pa ako ready, ano? Mahirap na, baka maloko na naman. Hindi pa alam ni Rose na may anak na si Julia. Baka tatanda ka na niyan, sayang naman walang magmamana ng iyong kagandahan. 29 ka na, girl. Baka hindi ka na magkakaroon ng jowa niyan, sige ka. Iwan ko ba, Rose? Pero... wala talaga akong plano sa jowa-jowa na yan, bahala na si Batman. Sabi naman ni Julia at nagkatawanan na silang magkaibigan. Salamat talaga sa pagpapatuloy ninyong mag-asawa sa akin, ha. Hayaan nyo, bukas na bukas din ay maghahanap kaagad ako ng aking matutuluyan. Aba, bakit ka pa maghahanap ng iyong matitirahan? Malaki naman itong bahay at may guest room naman. Rose, salamat sa offer at malasakit pero maigi na ang magsarili. Nakangiting tugon ni Julia.
Bago pa nagpunta ang dalaga sa Maynila ay nakapagpasa na ito ng mga applications online sa iba't ibang kumpanya. Nagulat ito nang makita ang isang interview invitation kaya halos mapatalon ito sa tuwa. Aba, tamang-tama naman ang pagdating ko dito sa Maynila, Bes. May interview kaagad ako tomorrow at 9 a.m. Nagtatalon sa tuwa na sabi ng dalaga sa kanyang kaibigan. Kinabukasan, aba, ready na tayo ah. Good luck, girl. Sana matanggap ka kaagad. Sabi ni Rose. Thank you, my friend. Sana nga matanggap ka agad ako. O siya, aalis na muna ako ha. Nakangiting paalam ni Julia. Go, girl! Fight, fight, fight! Palakas ng loob ni Rose. Hindi mawari ni Julia kung bakit bigla siyang kinabahan noong marating niya ang kumpanya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na sasabak siya sa interview. Baka naman kasi, nagkakaganito ako dahil isang sikat na kumpanya, itong Acosta Liberty Group of Company. Naku Lord, tulungan niyo po ako, sana talaga matanggap ako. Good morning, Manong Guard. May appointment interview po ako around 9 a.m. Nakangiting wika ni Julia sa guard. Anong pangalan? Seryosong tanong ng guard. Julia Montenegro po. Ah, okay. Second floor. Room for hiring ang nakalagay. Naku, good luck po sa inyo. Balita ko, isa sa mag-i-interview sa inyo ay si Mr. Alexander Acosta, ang CEO at nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Ayon sa guard. Ganoon po ba? Mabait po ba siya? Mas kinakabahan po kasi ako eh sa sinasabi ninyo, Manong. Ay huwag kang kabahan, iha. Mabait na mabait si Mr. Acosta. Talaga po ba? Hay nako. Pero sana nga po matanggap ako dito. Maraming salamat po talaga, Manong Guard. Sabi ni Julia at mabilis na itong nagtungo sa elevator. Napabuntong hininga ang dalaga sa kanyang nadatnan. Hala, ang haba naman ng pila. Gayong tatlo lamang ang kanilang kailangan. Noong siya na ang tinawag ay sinikap ng dalaga na pakalmahin ang kanyang sarili habang nakaupo sa harapan ng tatlong interviewers at nakita niya ang pangalan ni Mr. Alexander Acosta Sr. na isa sa kanyang interviewer. Good morning, ma'am, sir. Nakangiting bati ni Julia. Good morning. Take a seat. Si Mr. Alexander Acosta ang sumagot at doon na nag-umpisa ang interview. Bagaman ay kinakabahan ngunit pinapakita ni Julia na kakaiba siya sa lahat. Well done, Miss Montenegro. You will receive an email once you are hired. Thank you. Sabi ng isang babae. Thank you so much. Tugon ni Julia sa bayuko tanda ng paggalang. Nakahinga ng maluwag ang dalaga pagkatapos ng interview. Laking gulat nito, hindi pa man siya nakarating ng kanilang tahanan ay nakatanggap na siya ng email dahil isang malaking congratulations and welcome to our team ang kanyang nabasa. Napanganga si Julia. Maya-maya pa'y nagtatalon ito. I'm hired! Pagkalipas ng tatlong araw, tulad ng instruction sa natanggap niya sa email, ay masayang pumasok si Julia sa kumpanya upang umpisahan ang kanyang unang araw bilang marketing assistant. Good morning, Miss Montenegro. Alam kong unang araw mo ngayon, ngunit kailangan mo munang dumiretso sa opisina ng CEO. Pinapatawag ka. Nakangiting sabi ng marketing department head. Okay, sir. Thank you. Tugon ni Julia at agad itong nagpunta sa opisina ng CEO. Kumatok muna ito bago pumasok. Good morning, sir. Pinapatawag niyo daw po ako? Ayon pa kay Julia. Yes, Miss Montenegro, please, take a seat first. Sabi ng CEO. Thank you, sir.
Magalang na tugon ng dalagang ina. Nakita kong naka-assign ka sa marketing department at tiningnan ko ang iyong resume, kinausap ko na ang head ng marketing department dahil mas kailangan kita dito upang makatuwang ng anak ko. Next month kasi ay ito turn over ko na itong kumpanya sa aking nag-iisang anak. Sana wag mo akong tanggihan. Bakit po ako, sir? Bagong-bago lamang po ako sa kumpanyang ito, wala pa po akong kaalam-alam. Gulat na tugon ni Julia. Exactly, Miss Montenegro. Tuturuan ka naman ni Abel sa mga pasikot-sikot bago pa ang turnover. Maraming salamat po sa tiwala, sir. Ngunit hindi ko po yata matatanggap ang posisyon na iyong inaalok. Napangiti at napatitig ang CEO kay Julia. Abel, mag-uumpisa na ngayon si Miss Montenegro kaya ikaw na ang bahala sa kanya. Napanganga na lamang ang dalaga sa kanyang narinig. Mabilis pa sa alas 4 ang mga pangyayari sa buhay niya noong mga araw na iyon. Mabuti na lamang likas na matalino ang dalaga at mabilis niyang nakuha ang mga itinuro sa kanya ni Abel. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa cubicle na naka-assign sa kanya. Matatawag ngang maswerte ang dalaga dahil super friendly din naman ang kanyang mga ka-office mate at masaya ang mga ito para sa posisyong ibinigay sa kanya. Ngunit pinagbabantaan ang dalaga ng mga ito kung ang magiging CEO na bago ay anak ni Mr. Acosta, paniniguradong pahihirapan si Julian ito. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang ito ng dalaga at malugod na tinanggap ang posisyon. Sa mga nakalipas na araw, naging abala si Julia sa kanyang trabaho. Siya ang nagbibigay ng schedule kay Mr. Acosta, sumama sa mga meeting nito at iba pa. Bagamat nakakapagod, ngunit nag-i-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Mabait sa kanya si Mr. Acosta, pati na ang mga kasamahan nito kaya wala siyang problema sa kanyang trabaho. Nakahanap na rin siya ng sariling mauupahan. Rose, Dave, maraming salamat talaga sa always na support ninyong mag-asawa sa akin, ha? Ano ka ba? Kaya nga tinatawag na kaibigan, hindi ba? Laging handa sa oras ng pangangailangan ng kanilang mga kaibigan. May patulang sabi ni Rose. Gabi-gabi namang tinatawagan ng dalaga ang kanyang anak at pamilya sa Davao. Pagkalipas ng isang buwan, dumating na nga ang araw ng paglipat ni Mr. Acosta ng kanyang posisyon sa nag-iisa niyang anak bilang CEO. Malaking pagtitipon ang naganap sa kumpanya. Everyone, let's give a big applause to the new CEO of Acosta Liberty Group of Company, Alexander Acosta II. Hiyaw ng dating CEO, Alexander Acosta Sr. Hindi malinaw masyado kay Julia kung sino ang bagong CEO dahil nasa malayo siyang nakatayo. Umuwi kaagad ang dalaga after ng celebration at tinawagan niya kaagad ang kanyang anak bago ito natulog. Kinabukasan, nagmamadaling pumasok si Julia sa opisina. Ay nako, kailangan agahan ko. First day working with a new CEO. Sana hindi totoo ang bulong-bulongang masungit ito. Nagulat pa ang dalaga nang biglang may tumigil sa pagsara ng pintuan ng elevator na pakunot ng noo si Julia. Hoy, ano? Sasakay ka ba? Nagmamadali po kasi ako eh. Sarkastikong sabi ng dalaga, ngunit hindi umimik ang lalaki at titig na titig lamang ito sa kanya. Hoy mister, may dumiba sa aking mukha, sasakay ka ba o hindi? Huwag ka nang haharang-harang sa pintuan ng elevator kung hindi ka naman sasakay. Maaari bang umurong-urong ka ng kaunti para naman masarado na to? Supladang wika ng dalaga. You don't remember me? Tanong ng lalaki. Ha? Sino ka ba? Kung naalala ba kita, magtatanong ba ako? Tsaka please naman oh, nagmamadali talaga ako, mamaya na lang magpakilala sa akin kapag may oras ako.
sabi ni Julia. Hindi mo talaga ako naalala? Muling tanong ng lalaki habang nakakunot ang kilay nito. O sige, hanapin mo na lamang ako mamaya kapag break time na ha. Nagmamadali ako, ayokong malate sa unang araw ko sa bagong CEO. Malamang hindi talaga namukhaan ng dalaga ang lalaking kanyang kasama ngayon kasi nakasuot ito ng sunglasses. Never mind. Sambit ng lalaki, sabay pasok sa loob ng elevator. Hanggang sa noong tumunog na ito, hudyat na narating na nila ang floor kung saan papunta ang dalaga. Dali-daling lumabas si Julia sa elevator. Napakunot ang noon nito nung nagtataka kung bakit lumabas din ang lalaki at nakasunod sa kanya. Hep, 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 hep! Tika! Huwag mong sasabihin sinusundan mo ko. Taas na kilay na sabi ni Julia. Excuse me, miss. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinusundan. Tugon ng lalaki at nagpatiuna na itong maglakad. Laking pagtataka ni Julia kung bakit ito pumasok sa silid ng CEO. Naisip niya na baka kaibigan lang ito ng bagong CEO o kaya ay kamag-anak. Kaya ipinagsawalang bahala niya na lamang ito at nagtungo na sa kanyang misa. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono at tinanggap niya ang tawag mula sa CEO. Yes sir, what can I do for you? Ayon pa kay Julia. I need my schedules ASAP. Ayon pa sa bagong CEO, kaya naman ay agad-agad na kinuha ni Julia ang kanyang folder at dali-daling pumasok sa opisina. Ngunit laking gulat niya nang madatnan ang lalaking nakasabayan niya kanina sa elevator at kampanting nakaupo sa upuang pagmamay-ari ng CEO. Napangiwi ang mukha ni Julia noong mapalapit siya sa lamesa ng CEO. Dahil familiar ang mukha ng lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Bigla siyang natigilan at hindi makagalaw. Naalala niya pa ang mukha nito. Ito iyong mukha ng nakatitig sa kanya sa loob ng bar at ito rin ang lalaking kasama niya sa kwarto noong walang saplot ng gabing iyon. Oh my gosh, ito, ang lalaking ito, ang ama ng anak ko. Napanganga ang dalaga sa kanyang naisip. I don't need your steer, I need my schedule. Masungit na sambit ng binata. Bagamat hindi pa rin makapaniwala si Julia sa kanyang nakita, agad-agad naman itong ibinigay ang folder sa binata at noong akma ng aalis si Julia ay muling nagsalita ang kanyang bagong boss. Ipagtimpla mo ako ng kape. Utos nito. At dahil hindi makapagsalita si Julia, tumango na lamang ito at mabilis na lumabas sa silid na iyon. Paglabas sa silid, saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Oh, anong nangyari sa'yo? Pinagalitan ka ba ng bagong CEO? Tanong ni Mark, isa sa mga kasamahan sa trabaho na naging malapit sa kanya. Ano? Hindi, wala naman. Magtitimpla muna ako ng kape, ha? Utal-utal na tugon ni Julia. Mabilis nakapagtimpla ng kape ang dalaga at agad na bumalik sa kwarto ng binatang CEO. Muling kumabog ang dibdib ng dalaga noong magtama ang kanilang mga mata. Aray! Mahinang sambit ni Julia nang matapon ang kape na kanyang hawak habang nilalapag sa mesa. Sorry sir, magtitimpla na lamang po ako ng bago. Nakayukong tarantang wika ni Julia. No need. Can you please relax yourself, Julia Montenegro? Sambit ni Alexander. Sir, maaari na po ba akong lumabas? Tanong ni Julia. Not yet. Take your seat. Seryosong otos ni Alexander. Walang magawa si Julia kaya umupo na lamang ito sa upuan na nasa harapan ni Alexander.
kilala niya kaya ako? Namumukhaan niya kaya ako? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Tahimik lamang ang dalawa. Abala naman si Alexander sa pagbabasa ng kanyang schedule. Napamulagat ng mata si Julia nang muling magsalita si Sander. Bakit bigla kang umalis noong araw na iyon, nang wala man lamang paalam o pagpapasalamat? Biglang tanong ni Alexander. Po? Naguguluhang tanong ng dalaga. Miss Montenegro, don't act like you don't know me. Based sa ikinikilos mo, alam kong alam mo na may nangyari sa atin dalawa noong gabing iyon. So, please, answer my question. Bakit ka umalis? Halos takasan ng ulirat ang dalaga sa tanong na iyon ni Alexander. Ano, hindi ka ba sasagot? Nganganga ka na lamang ba dyan? Mabuti na lang at walang langaw dito sa loob ng opisina. Isang pagkakamali lang yun, okay? Lasing ako noon, ni hindi ko nga alam kung bakit magkasama tayo sa loob ng kwarto eh. Pagkakamali? Huwag mong sabihin ngayon sa akin na pagkakamali yung pagkakaroon natin ng anak. Galit ang tonong sabi ni Alexander. Mas lalong nawindang ang dalaga. Kinabahan sa sinabing iyon ni Sander. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Akala mo, hindi ko malalaman? 2 taon, Julia. 2 taon na nagmumukha akong tanga, naghahanap sa taong walang pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, itanong mo sa akin kung paano ko nalaman na may anak ako sa iyo. Okay. Ayaw mong itanong? Nakita ko ang application mo. Tiningnan ko ang resume mo. At nakita kita noong araw ng interview mo. That is why you have your position right now. Hindi sa iyo yung bata. Paano mo naman nasabi na anak mo ngayon, ha? Really? Not mine? Julia? Alexandra? Nagkataon lang yon ang ipinangalan ko sa anak ko at malay ko naman kung ano talaga ang pangalan mo. Naluluha na pangangatwera ng dalaga. Oh, what a coincidence. Okay, oo nga, tama ka naman. Hindi mo alam ang aking pangalan dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na magpakilala sa'yo. Subalit, nagkataon lang din naman ang edad ng anak mo ay katugma noong panahong may nangyari sa atin. At kung ganun, sino ang ama ng anak mo? Wala ka namang asawa. Pinuntahan ko ang address mo, kitang-kita ko, kamukhang-kamukha ko ang bata. Malakas ang dugo ko, kaya nakakasigurado ako na ako ang ama ng anak mo. Nakangisi, ngunit lumuluhang sabi ni Alexander. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang isasagot niya sa nanggagalaiti na si Sander. Wala kang maisagot ulit. Sige, itanong ko na lamang sa'yo, kailan mo ako pwedeng ipakilala sa anak ko? Sabi ni Sander, agad na tumayo si Julia. Teka lang naman, hindi mo pwedeng kunin itong anak ko. Anak ko siya at akin lamang siya. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Matapang na sabi ni Julia. And she is also my daughter. May responsibilidad ako sa kanya dahil ako ang kanyang ama. Karapatan ko din na makilala siya at kilalanin niya ako bilang kanyang ama. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Muling sabi ni Julia at may luha ng umagos sa kanyang mga mata. Julia, may sinabi ba akong kukunin ko ang anak natin? Kayong dalawa ang kukunin ko dahil pananagutan ko ang aking responsibilidad sa inyo na aking mag-ina. Malumanay na sabi ni Sander. Halos lumuwa ang mga eyeballs ni Julia sa kanyang narinig. Nagpapatawa ka ba talaga, ha? Do I look like I'm joking here? Seryosong sabi ng binata. Pero
Pagkakasalan kita, magpapakasal tayo, magsama tayo kasama ang anak natin. Seryosong wika ng binata. Pero hindi pa tayo lubos na magkakilala, hindi pwedeng basta-basta na lamang tayong magpakasal. Pagtutol ni Julia. Pamilya na tayo dito, may anak nga tayo, di ba? At hindi ko hahayaang lumaki ang anak natin nang walang kinikilalang ama. At nais ko ring protektahan ang reputasyon ko dito sa kumpanya, kaya magpapakasal tayong dalawa. No, hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Then, I will take my daughter. Seryosong lahad ni Alexander. Ako ang nagpalaki sa kanya, Sander. Ako ang gumasto sa lahat-lahat, kaya wala kang karapatan na kunin ang bata. Sigaw ni Julia. That's why I'm asking you to marry me, para sa bata. Akala mo ba, madali ang lahat ng ito? Na basta-basta na lamang ako gagawa ng desisyon na hindi ko pag-iisipan ng mabuti, ha? Okay. I will give you enough time to think about my proposal. Pero sa ngayon, nais kong makita ang anak ko. Seryoso ang mukha na sabi ni Alexander. Pero... You can go now. Miss Montenegro, go home and fix yourself. We'll go to Davao tomorrow. Utos ni Alexander. Walang nagawa si Julia na tulala siya habang pauwi sa kanyang apartment. Hindi niya inasahan na darating ang pagkakataon na ito. At dahil nga gusto na din naman niya makita ang kanyang pinakamamahal na anak, ay naghanda na ito ng kanyang mga gamit upang pag-alis nila kinabukasan. Kinabukasan, paglabas ni Julia ng kanyang apartment, nang laki ang mga mata ng dalaga noong makita ang nakabalandrang magarang kotse sa bukana ng gate. Hello, good morning. Bati ni Sander sa dalaga. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ng dalaga. La, ganyan talaga ang bati mo sa akin? Asaan ang mga gamit mo? Sumakay ka na dito. Sabay bukas ng pintuan upang makapasok ang dalaga sa loob ng sasakyan. Ito lang ang dadalhin ko, may mga gamit naman ako doon sa amin. At isa pa, babalik naman tayo kaagad, hindi ba? Dahil may trabaho ako sa kumpanya mo. I see. Let's go now. Tahimik at hindi nag-uusap ang dalawa habang inaantay ang kanilang flight. Ngunit noong tinawag na ang kanilang flight number, ay sabay na tumayo ang dalawa. Nagulat si Julia noong biglang hawakan ni Sander ang kanyang kamay at hinila na ito palakad papasok ng eroplano. Natulog lamang ang dalaga sa buong biyahe hanggang sa makarating sila sa Davao at sumakay na kaagad ito ng taxi. Nay, Tay, naan ako? Sabi ni Julia sa Bisaya na pananalita, nagsasabing andiyan na siya. O anak, ano ka ba? Bakit hindi ka naman nagpasabi na uuwi ka ngayon? Salubong ng kanyang ina at agad na niyakap ang kanyang anak. Saka naman ito napansin ang binatang kasama ni Julia. O anak, may kasama ka pala, bakit hindi mo sinabing may bisita tayo? E di sana, nakapaghanda ako, pasok kayo, pasok. Pag-iimbita ng ginang. Magandang araw po, bati ni Alexander. Ay, magandang araw naman, iho. Hala, pasok-pasok, pasensya na. Medyo may kaliitan itong bahay namin, ha? Paumanhin ng ginang. Pumasok na sina Julia at Alexander. Wala ang ama ni Julia dahil may pinuntahan raw ito. Nay, si Alex po? Tanong ni Julia. Ah, natutulog yung anak mo, ha? Andoon sa kwarto mo. Teka, sino ba itong kasama mo, anak? Kasi nay, ako po si Alexander Acosta at ako po ang ama ni Alex. Napanganga ang ginang sa diretsyong pagtatapat ni Alexander. Tika Julia, ano ba ang pinagsasabi ng lalaking ito? Paano siya ang naging ama ng apo ko? Nalilitong tanong ng ginang.
Inay, sandali lang po, pasensya lang po kayo. Ganito po kasi ang nangyari. Ikinuwento ni Julia sa kanyang ina ang nangyari sa kanila ni Alexander. Hindi naman makapaniwala ang ginang. O sige, sandali lang at gigisingin ko ang bata. Maya-maya pa ay iniluwa na ng pintuan si baby Alex. Nang makita ni Alex ang kanyang ina na si Julia, agad itong yumakap sa kanya. Mama! Tuwang-tuwa na sabi ni Alex. Agad din naman yakap ni Julia ang bata. Anak, miss na miss talaga kita ng sobra. Kamusta ka dito? Nagpakabait ka ba sa lolo't lola mo? Tanong ni Julia. Tumango naman ang bata. Hindi mapigilan ni Alexander ang kanyang sarili at niyapos niya ng pagkahigpit-higpit ang kanyang anak na matagal na nawalay sa kanya. Binigyan ni Julia ng pagkakataon na magkaroon ng quality time ang kanyang mag-ama. Kitang-kita ang kaligayahan ni baby Alex. Sinulit ng dalawa ang ilang linggong pananatili nila sa Davao para sa kanilang anak. Bumalik ang dalawa sa Manila nang hindi muna kasama si Alex. Ipinagtapat din ni Alexander sa kanyang mga magulang ang tungkol sa namagitan sa kanila ni Julia long time ago. Nagulat man ang mga magulang ng binata, ngunit nangibabaw ang tuwa dahil sa totoo lang, matagal na nilang pinangarap na magkaapo. Walang sinayang na oras ang dalawa. Inayos nila kaagad ang mga papeles upang maikasal na kaagad silang dalawa. Tanging malalapit na mga kaibigan at mga kasosyo sa negosyo ang imbitado sa kasalan. Laking gulat ni Rose noong malaman ang katotohanan at finally maikakasal na rin ang kanyang nabigong kaibigan. Ikaw ha? Kung hindi ka pa ikakasal, hindi mo sasabihin ang tungkol sa napakaganda mong anak? Akala ko ba mag-best friend tayo? Kunwang pagtatampo ni Rose. Pagkatapos ng kasal ng dalawa, ay dinala na ni Sander ang buong pamilya ni Julia sa Maynila. Doon na nagsimula ang kwento ng kanilang pamilya. Hindi alam na mga manggagawa na kasal ang kanilang CEO sa sekretarya nito. Nanatiling sekretary ni Alexander si Julia kahit kasal na sila. I hope you don't mind if I say that I love you. Ang swerte nga naman talaga ng buhay. Masyadong mapaglaro rin ang tadhana. Akalain mo. Umuwi lamang si Julia ng Pinas para pakasalan sana ang kanyang long-time boyfriend. Ngunit nakabuntis naman pala ito ng ibang babae. Dahil sa sakit na nadarama ni Julia, kaya nagpunta ito sa bar. Ngunit may sumaklulong mayamang lalaki noong may bumastos dito. Hindi sigurado si Julia na may nangyari sa kanila ng lalaking kasama sa kwarto. Nagdalang tao, nagsilang, nang hindi niya alam kung makikita pa ba niya ang ama ng kanyang anak. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan ang napakagandang kwentong pag-ibig na ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng notification bell upang maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, paalam!